Hi guys, good day. So, ngayong araw ay papakita ko sa inyo kung paano mag-crimp ng terminal lug gamit itong crimping tool na ito. So, kung gusto niyo siya makita, ito siya. So, yung mga bala nito, napapalitan siya. So, pwede niyo siyang palitan ng for insulated type na terminal lug. Pero ito para lang siya sa mga non-insulated na terminal lug. And ito yung size ng wire gauge. Ayan. Tapos, pwede rin siyang gamitin sa mga ferrule. So, ito, gagamitin ko siya sa terminal lug na ito. So, strip muna tayo ng wire. Twist lang natin siya. And yung isa din. Twist lang din natin siya. So, ngayon naman, after natin siya matwist, isusukat din natin siya dito. So, dito, yung insulation, kailangan hanggang dito lang siya. Tapos yung conductor na copper hanggang dito lang siya. So kailangan natin siyang putulan. Putulan natin siya para hindi lumagpas yung wire niya. So, yan. So, nasukat na natin yung wire. Ilalagay ko na yung terminal lug dito. So, kung mapapansin nyo, hindi pa siya kasya ng... Hindi siya kasya dito. So, gagawin nyo, medyo bahagyang iipitin lang natin siya ng konti. Para mag-bend lang yung kanyang terminals. So, ngayon naman, after nun step na yun, ilalagay na natin yung terminal lug dito. Make sure lang na straight nyo siya mailagay para maganda yung pagkakakrimp. Make sure na pantay siya dito and pantay siya dito. So, after nun guys, ilalagay na natin yung wire dito. Tapos, silipin nyo naman dito sa kabilang side na dapat hindi lalagpas yung wire. Hindi siya lalagpas na ganyan. Kailangan dito lang. Yan. Once na nakatapat na siya, itukod nyo lang yung daliri nyo dyan. Make sure na hindi siya maiipit kasi masakit yan. So, ganyan. Ipipress na natin siya. Medyo matigas to. So, kung makikita nyo, medyo nag-bend na siyang ganyan. Tapos, to finish the crimp, higpitan lang natin siya ulit ng press. Dahil hindi to bibitaw hanggat hindi nyo siyang sasagad. So, sagad nyo pa. So, kung makikita nyo, ayun yung terminal lug natin. Nag-bend na siya or nag-curl na siya. So, yun. Nag-release na siya once na na-reach natin yung pinaka-limit niya. So, ito yung na-crimp natin. Kung mapapansin nyo, maayos siya. So, sa isa naman. Ulit. Again. Medyo bahagya lang natin siyang ipitin para
lumiit siya. Ayan. Same time yung kabila rin. Ayan. After ng step na yan, shoot na natin siya dito. Make sure again na pantay siya. Ayan. And sa kabila, pantay din dapat siya. So, again, after ng step na yan, lagay natin yung wire. Yan. Make sure ulit na hindi lalagpas sa kabilang side. So, once na nakatapat na siya, hold lang natin siya and press. Again, pansinin nyo muna kung tama bago nyo i-finalize. So, tama naman siya. Hindi nakalagpas yung wire. Press na natin siya para matapos na yung crimp. So, ayan. Kung makikita nyo, nasa limit na siya. Nakasagad na siya. And, doon lang siya magre-release. So, again, ito yung crimp na nagawa natin gamit yung crimping tool. So far, maganda siya. Hindi loose yung wire. Ayan o. Hindi siya basta-bastang nahuhugot. So, thank you for watching. Kung nagustuhan niyo yung video na to, and kung gusto niyo pa ng mga video na katulad nito, na mga tutorial about sa electrical and electronics, and other videos about sa remote-controlled cars, remote-controlled planes, drones, and DIYs, so subscribe lang kayo sa aking channel, Random Things by Blackbird. Bye-bye!